sa lahat. Gusto kong humingi ng sorry sa'yo sa mga lahat ng sabi ko nung huli tayo nagkita. Ayoko lang lumaki yung awin nila, Annalyn. Sorry din. May mga nasabi din naman akong hindi maganda eh. Zoe, salamat din pala sa pag-aalaga mo sa kapatid mo. Kahit ganito tayo, tumalabas pa rin yung pagiging ate mo. Pwede ba? I'm not his ate. Hari, mauna ka na. Mag-restroom lang ako. Sige, hanap na rin ako ng table natin. Zoe, may kapatid si Harry. Kahit di mo tanggapin. Dad? Sino ang kapatid ko? Harry, anong ginagawa mo dito? Just answer my question, Dad. Sino ang kapatid ko? And you know about this, Zoe? Harry, mali yung pagkakaintindi mo. Ang tinutukoy kong kapatid, si Annalyn. What? Kasi, sooner or later, magiging magkapatid kayo. What are you talking about? Paano ko siya maging kapatid? Harry, your dad and Annalyn's mom are in a relationship. What? Magkarelasyon kayo ni Tita Lynette? Oo. Bakit ka nagkaganyan, Harry? Dati, tinutulak mo ang ligawan ko si Lynette. Tapos ngayon kami na, may violent reaction ka. Harry, pansin ka na kung di ko ganda sabi sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mo, mahal ko si Lynette. At gusto ko siya makasama habang buhay. At kapag nangyari yon, magiging kapatid mo na siya. No! Oh, tandaan nyo yan, ha? Ganyan ang sasakyan ni Giselle. Alam nyo na gagawin nyo? Yes, ma'am. Papadala ko na. Alam nyo po ba ang plate number ng sasakyan, ma'am? Hindi ko nakita eh. Basta, ganyan ang sasakyan ni Giselle. Siya lang ang may ganyan. Mahihirap ang mga tiga-Eastridge. Hindi nila afford yan eh. Kung ganun, madali na namin matutuntun yan. Alam na namin ang gagawin namin. Ayusin nyo, ha? Araglado, ma'am. Tara. Tara. Ano ba problema? Basta, hindi ako papayag na maging kapatid ko si Annalyn. Wait. This is not my problem anymore. I'm going. Zoe? Anong ginagawa mo dito? Doc Carlos? Harry, dito ka muna. Di ba tayo tapos mag-usap? Upo ka muna. Upo ka muna, anak. Harry, ano bang dahilan? Ba't kumukontra ka? Nag-away ba kayo ni Annalyn? Ayaw mo ba sa kanya? I don't want her to be my sister. I want her to be my girlfriend. Gusto ko siya, Dad. And that's the problem. May gusto ka sa Annalyn. Hindi mo naman sinasabi sa akin eh. Hindi ko na lang namalayan. It all happened in Boston. Dahi kami magkasama. Tapos nakilala ko siya. Dad, hindi mahirap magustuhan si Annalyn. Dad, Annalyn is smart, kind, caring, and tough. Na kahit maraming masasama nangyari sa buhay niya, kaya niya pa rin gumiti. Lumaban, magmahal, maging mabuti na tao. I want to be with her, Dad.
Gusto ko siyang protektahan sa mga mananakit sa kanya. I think I'm in love with her, Dad. Zoe! 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 Ano ba? Umiwas na ako sa drama, pero sinundan mo pa rin ako. Bakit kayo magkasama ni Doc Carlos? Hindi kita kailangan sagutin. Zoe! Bakit ba napakachismosa mo? Gusto ko lang makasigurado na hindi mo ako sisiraan kay Doc Carlos katulad ng ginagawa mo kay tatay sa akin. At bakit naman kita sisiraan? Feeling mo, tatay mo rin si Doc Carlos? Ang kapal talaga ng mukha mo. Lahat na lang pinagsisiksikan mo yung sarili mo. Bakit nga kayo magkasama ni Doc Carlos? FYI, nagkita kami kasi nagsorry siya sa akin dahil sa nangyari last time. At dahil mabait akong tao, nagsorry din ako sa kanya. Ano, masaya ka na? Ah, so sa ibang tao, nagsasorry ka? Pero ako, ang nakapatid mo at ang dami mong atraso sa akin, hindi mo kaya mag-sorry. Then wala akong pakialam sa'yo. So kay Doc Carlos may paki ka? Oo. Dahil kaibigan siya ng daddy ko. He's like family. Eh ikaw, maninira ka ng pamilya at ng buhay. You are a freaking wrecking ball. Sana lang, hindi masira yung pamilya ni Doc Carlos dahil sa'yo. Sa akin, no? Oo naman. Dahil real talk lang, I have zero concern for you. Mas pipiliin ko pang maging pamilya sa Doc Carlos kaysa sa akin. Nakita mo na ba? Oh, pare, ito. Ito yun, pare. Sigurado ako ito na yun. Patingin niya ako. Tingnan, sigurado ako. O, sige. Tara, makakakita pa sa atin. Tara. Pwede ba wag si Anna din? Marami nang iba dyan. Masasaktan mo lang siya. Alam mo, sinasabi mo lang yan para matuloy mga plano mo eh. Pero seryoso ako kay Anna din. Alam mo, Harley. Hindi magandang tignan kasi na pati yung anak ng nobya ko ang gustuhan mo. Eventually, kakasal kami ni Lynette at magiging stepmom mo siya. At si Annaline, magiging stepsister mo. Di, huwag mo siya pakasalan. Tapos. Ano? Huwag mo siyang pakasalan. Or better yet, break up with her. Sabi mo nga, di ba? Ang dami pang iba dyan. Harry, don't tell me what to do. Okay? Eh di, don't tell me what to do rin. Basta, di mo ako mapipigilan na ipursu ko si Annaline. Alam mo, Harry, nililigawan mo pa lang siya eh. Kung makaasta ka, akala mo girlfriend mo na. At hindi ka sigurado kung sasagutin ka niya. Alam mo, kilala ko si Annaline. Pamilya at trabaho ang focus niya. Kaya tantagan mo na siya. Kasi mare-reject ka lang. Wow! What a supportive dad you are. Thank you, ah. Harry! Kung hindi mo kaya i-give up si Tita Lynette, hindi ko rin kaya i-give up si Annaline. Harry!